Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang bakbakan ng Team USA at ng Serbia kung saan tinambakan ng US sila Jokic na mahigit 30 points. Naiintindihan natin na friendly game lamang ito at wala ang tatlo sa starter ng Serbia. Subalit wala nga yata ang team ang makakatalo sa US kapag ganito ang pinakita nila. And what I mean by this ay kapag gumana ang kanilang 3-point shooting, nalimit nila ang kanilang turnovers at on point ang kanilang depensa. Hindi naman palagi nagagana ang tatlong ito para sa kanila. Subalit kapag nataon nga na mainit sila at solid pa ang kanilang depensa, automatic nga talaga natambak ang kalaban. Mapa-Serbia man yan o France kapag nalimit nga ng Team USA ang kanilang mga turnovers at gumana ang kanilang outside shooting, unbeatable nga ang team na ito. Dahil ang kanilang depensa ay hindi nga papalya dahil individually ay magagaling talaga sila na defenders at mas athletic nga sila sa kabilang team. Ang tanging pag-asa nga ng kabilang team na manalo ay ang lack of chemistry and familiarity ng Team USA na magre-resulta sa mga unforced turnovers, ang bad shooting night, foul trouble at pag-underestimate sa kabilang team. Dahil kung talagang nga ang pag-uusapan ay walang duda na levels above ang Team USA. Ang tanging lamang nga ng ibang team sa iyang chemistry dahil basically ay 2 linggo pa lang nga na magkakasama ang Team USA. Habang ibang bansa naman ay halos magkababata na nga ang iba dito at magkakasama na sila sa under 16 team. Subalit kung lahat ng team ay mabibigyan ng 6 months training time, walang duda na lamang ang US dito. Ganun pa man sa international games nga ay may knockout system. Hindi nga ito mga kaibigan tulad ng playoffs sa pwede nga mag-adjust. Pag umuwi ka isang team at nagkaroon ka ng off night ay posible nang mapauwi kayo. Ito nga ang pressure sa mga players. One off night can cost everything. Habang sa mga coaches naman ay kailangan na talagang nag-a-adjust ka during the game dahil sa knockout system. At 10 minutes per quarter lang nga ito mga kaibigan at running time pa ito. Subalit kung ganito nga palagi ang magiging performance ng Team USA, magiging madali ang daan nila para sa ginto. Subalit ang keyword nga dito ay kung. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay madali lamang ito para sa Team USA na makuha ang ginto? Habang wala namang gaanong interes na nakukuha ang injury-prone former All-Star and 2-time slam dunk champion Zach LaVine sa trade market. Matagal na nga siyang gustong i-trade ng Chicago Bulls ngunit wala nga team sa nagpapakita ng interes sa tanggapin ang kanyang 43 million na sahod this year, 46 million sa sunod at 49 million sa huling taon ng kanyang kontrata. Para nga sa mga teams ay hindi worth it ang kunin si LaVine sa ganito kataas na sahod. Kaya naman stuck nga sa kanyang Chicago Bulls mga kaibigan. Ayon sa mga balita ay walang plano na mag-tanking next season kahit na nasa rebuild mode na sila ang Chicago Bulls. Gusto nga daw ng team na ito na maka-playoffs o kahit play-in man lamang gamit ang kanilang mga young players. Sa ngayon ay gusto nga na i-trade ng Chicago Bulls si Zach LaVine, Lonzo Ball at Nikola Vucevic. Subalit wala nga gusto na tumanggap ng kanilang mga kontrata. Sila ay deemed as overpaid players sa ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?